Yo, what up mga patid? Paolo Cordova ng Team LA to my labay. Kasama ko natin si P408. Mga Paolo Taranco, si Richard Dantos, Custom Print mga patid. Ngayong araw tol, pag-uusapan naman natin yung dry rot na tinatawag sa vintage ng mga damit mga patid. Dry rot kung tawagin to mga patid. Professor P, ano nga meron tayo dyan? Yung una-una, bago tayo magsimula, eto lahat, binigay lang ng tropa. Oh, yeah. Mm-hmm. Ang dry rot, ibig sabihin, yung mga shirt na kumare na store na nilakmare, nilagay sa garahe, nilagay sa isang lugar na masyado mainit, na walang moisture, na over na years, na parang natutuyo yan. Nangyayari din sa sapatos yan, P. Oo, nangyayari sa sapatos sa mga Jordan. Sa mga Jordan. Pag ibang bumibili sa $200 to $300 shoes, hindi naman sinusuot, hindi display. So over na years, kung kumare yung soles niya sa ilalim, yeah, natatanggal yan. Si Isaiah nakakuha ng ganun, Jordan na 6 yata, pag nagkakamali. So ano na rin? Yung ano na, pagka inanam mo yung sole niya o yung suelas, para malambot na, parang cake. Parang cake. So ngayon, kapatid P, paano ang ano na ito? So ito guys, mapapansin niyo, puro mga single stitch yan. Mga vintage lahat. Ito anong mga year to palagay mo kapatid P? No, ito, 91-92. So unang-una ba siyan, pag kumare, di ba, magpipigin kayo, bibili kayo ng mga gamit. Yung unang indicator na kahit hindi mo hawakan, masyadong shiny yung shirt. Shiny, okay. Yung parang kumpara mo, kumari, ito sa black na shirt na to. Yan sa loob. Yung parang ito, itim na itim. Ito naman may pagka-konting shining. Oh, yeah. So, pag yung dry rot, pag tatest nyo, pag hinila mo lang telang kahit konti, mapupunit dyan. Punit ka agad. Yeah, tapos, tingnan nyo, kumari, ito puting table, di ba? Ito yung mga residue nya, itim, may itim na, yeah. Yeah, na chemical na ano. So, pag winashing machine mo yan, magugulat kayo mga patid. Pagbalik niyo sa washing machine, wala na yan. Tunaw na. So, kumari yung tubig, kulay puti, magiging kulay itim yan. Kulay itim na. So, at saka nangyayari rin sa, ano, sa 90s, alam nyo, di ba, pag-usapan nyo sa video, yung vintage na Hanes. Yep. Ito, yan, makikita nyo. Ito from the 90s, ito naman from the 80s. So, nice. Yung iba naman, ano. Or from the 80s to. Yeah. So, P, sabi mo, nabanggit mo sa ano nakaraan, isang tag is 20 bucks. Kung bibento ko yung mga tag nito, magkano yan? Yung iba hinahanap nila parang kasi yung kumare original na shirt, ito yung tag niya, di ba? Uh-huh. So nangyari over the years tatanggalin tong tag dahil makate, masyado makati sa ano. Yeah. Syempre yung iba walang tag, di ba? Syempre gusto na yung mga ano, may original na kumare, yep, sa sombrero, ito yung youngin, gusto nila, di ba? Young snap. Oh, di ba? Kumare misan yung snap nagpapaktap, so pinapalitan natin 'yan. Yeah. So pero gusto natin ang balik yung pinaka original na kudarong snap niya, di ba? Mm-hmm. So ito binibili nila. Pero ang problema nangyayari sa vintage, yung mga bago na mga design, ang ginagawa ng mga kumare, yung mga iba, kinukuha nila yung tag, tapos lilipat yan. Lilipat dito kumare. Tapos papasa nila, vintage. Yun yung problema, nagiging problema natin ngayon. Yung parang, yung mga iba, dinadagdagan nila ng maraming asukal para tumamis. Pero yung iba, ina-appreciate nila kahit maasim, kahit ang tawag dito, si vintage nga eh. Pero yung iba, yun yung problema. Yep. Gaya ng kumare sa mga vintage snapback, di ba? Yung may nagre-replica na, parang mukha talaga ng yung vintage. Uh-huh. Pero ang problema, yung mga ibang nagbi-vintage, pinapasa nila na dead stock na vintage. Doon nagkaka-problema. Kasi hindi naman natin ni-knock down yung mga... May mga masasamang tao pa rin talaga. Yung mga replica, maganda rin yan. Kasi yung mga para sa mga tao natin, na mga kumare, kababayan na they can't afford to buy yung mga vintage dahil masyado mataas. Yep. So binibili nila yung parang replica ba, pero okay na sila para doon. Mm. Eh, yung nagiging problema, yung mga OG na may experience, sila yung nanggagago. Sila yung nagpipines sa mga... Sinisira nila yung game mismo. Sinisira na yung ano. So, para bang it takes years to build your trust, but it only take a second to ruin it. Exactly. Yung parang, kumare, I'm building, LA to Manila Bay, Shark City Vintage Plug, yung kumpanya ni Fox Custom Print. Yep. So, isa lang transaction na kumare, hindi nakaintindihan. Isang transaction na nalamang ka, nalalamang ka ng kapwa. Yun lang yung magsisira na sa business mo, yung parang ganun. Yeah. So, yung iba, huwag niyong gagawin yun mga kapatid. Yeah. Lalo pa nagsisimula pala kayo sa business na ginagawa nyo. So ano yung mga design na yan? So ano pala to? Ito, early 90s. Ito pala ang tag niya. Early 90s. Tapos ito, parang later. Later. Pero Hanes rin pareho yung brand. Okay. So nakita niyo may age pa. Pero nagkaiba na lang kulay. Mm-hmm. Yeah. So ito sana magaganda kung hindi dry red.
kahit saan nyo punot ito, mapupunot yung dry rot. Hindi ano. Sa palagay namin, meron rin matatindi mga professor na nalaman nila yung recipe na parang undry rot to. Parang bababad nila siguro sa something. You know, parang mawala yung... Parang mawala yung dry rot. Kaya yun? Kaya yung gawin niya? Kaya yun, pero... Parang reverse chemical, parang science ba? Uh-huh. Parang pero hindi nila bibigayan. Yeah. Hindi nila bibigay para yun yung ano nila, yung parang secret nila ba. So, yun yung kailangan natin ngayon ma-imbento. Kailangan natin yung ano. Also nagko-comment sa mga science na study nyo. Yun yung ano. Yun yung alamin nyo ngayon, no? Oh, alamin nyo para. Bakit diyan kayo yumaman? Isprayan lang natin yan. Isprayan natin ng ano yung para Lysol? Patigas. Patigas siguro. Pero ang karamihan nakikita rin natin ngayon, ang ginagawa, kumare, di ba, dry rot to. Ang gagawin nila, tatanggalin itong image na to. Tapos didikit ito sa, kumare, ibang shirt para tumigas yung tela. Okay. Tapos lilipat nila, kumare, balik tayo dito. Sa jacket na ganito. So lilipat nila yung image na yan para ma-save yung ano, dahil napaka-rare ng ano eh. Design. Ng design eh. So parang kailangan save mo yan. Okay. So gagawin nila, lilipat nila yan. Kumare, pa yung sinabi ko, didikit nila. Didikit nila dyan? Oo, ganyan. Na, no? So parang, kumare. Parang hindi pa rin siya matatanggal, pero kailangan... Hindi na matatanggal dahil pag dinikit mo to sa ibang tela, didikit na yan. Okay. So, lalagyan mo ng glue? Oo, lalagyan mo ng glue siguro. Okay. Yeah. Okay. So, ngayon, dalawa na layer, di ba? Uh-huh. Bago lilipat sa kumare ganito, para yung image mas talaga, masave. Masave lang yung damit, no? So, yung iba, ginagawa talaga yun para... O yung iba, piniframe nila, no? Oo, piniframe nila. Frame na nila. So, yung tropa, binigay lang sa akin, kasi may bumibili rin itong... Lahat yung dry rot talaga, siguraduhin natin yan, baka... Ito, hindi. Ay, dry rot niya. Dry rot din. Baka meron siguro hindi dry rot niya, hindi pa inano masyado. Yung wild oats. Wild oats na tag yan, 90s na tag. Yeah. Diba? So magaganda rin yung mga design ko din dito, mga ano, tawag dito, dry rot ba? Siguro takes us 200. Pagka hindi dry rot yan, 200 bucks isa yan. Dahil sa desktop eh, walang mga ano eh. Yep. Pero yung iba naman, binibili yan dahil sa may mga shop sila, pangsabit yan. Pangsabit. Yep. Parang hindi na pwedeng hawakan, parang... Ito naman, si paring Isaiah, nakapulot siya ng MC Hammer. At ito yung cutter niya. Okay. Ito yung kata niya, you can't touch this. Yeah. Yeah. Pwede hindi dry rot to, mga 300 siguro, pwede ito. Oh. 300 bucks. Ito. So winner lang, grupo nila. Yun yata yung grupo nila, Sticks eh. Oh, yeah, dry rot. Sticks. Ito, dry rot. Ito mangyayari, kumare, pag hugasan nyo to, ganyan mangyayari, yung tela niyan, parang... Ayun, konti lang. Oo. Di ba pwede suotin yung ganyan? Sinusuot yan. Kumare, si, may famous tayo na wrestling, si Hulk Hogan. Yung ano niya, yung t-shirt niya, dry rot yun. Uh-huh. Yung mga sinusuot niya. Kaya pag nagaano sila, kumaga niya siya, napupunit ka agad. Pero, Kahit ganito, siyempre, magpapasalamat ka rin, binigay lang. Yeah. Ah, bigay lang yan? Oo, binigay lang yan. Ang gusto ng tropa, parang, pwede mo sabit yan, pang-display mo, honestly, yung mga staff shop owner na... Nag-vintage din yung nagbigay niyan? Yeah, nag-vintage din yan. Hindi niyo napansin to, mga to. Dahil sa yung mga tropa naman, marami siya nakukuha. Uh-huh. Yung parang, siyempre, you know, over the years na relationship niyo, binibigyan ka rin. Mm-hmm. Yep. You know, binibigyan ka ng deal, you know. Para ba nagtutulungan ba? Yes. Umiikot lang yung ano dito, or kumare, time rin, magta-time na may makikita ko, syempre. Mm-hmm. You know, pag hindi mo, pag inuukap ka, syempre. Mukhang, uukap rin. Oo. Oh, sayang, no? Okay. Ano yung tag nito? Pero ano pa, signal. No? Pwede pa. Signal Sport. Yun yung atang ano eh, yung tag ng MC Hammer, di ba? Yung nakuha mo ba? Yeah, yes. Parang galing yata yun. Oh, ito buo pa. Ay, ito yung sa ilan. Ayun, kapareto. Sayang. So, at least kayo, may video na tayo para matutulungan. Yes, namin kayo based on information. Yeah. Kami, hindi namin alam dati yan. Kailangan namin ma-experience na kumara, bumili kami. Tapos, napunit. Nangyari sa kaya sa sombrero. Yun yung parang ganyan. Sa cords ko na... Oh, yung ano? Ano yun? 24 pieces of sports specialties na cords? Ganto yun. 24 lahat? Oo. Oh. Meron ako nun. Asa na wala na. Ako dry rot lahat? Oo. Oh. Dry rot lahat. Pero ang yung sabi ni Pao, kauna-unaan yun. Ako, wala pa ako na-experience na nakita ko na dry rot na ano, na... Sombrero? Na sombrero. Meron, dami ko sa Pilipinas. Oh. Pero na-experience ko yan yung una-una sa pantalon. Wala pa ako nakakita na pantalon dry rot. Pero meron rin pala. Meron rin. So, na-experience ko, sabi ko, yung dry rot, it goes everything. A long way. It could be on the shoes, could be sa shirt, could be on the jacket. Yeah, shoes this pag nagka-crumble, diba? Yeah, pag hindi talaga inaalaga. Yung sabanas mo ha? Sabanas mo. Na masyadong maganda, nangyayari yan.
you know, lalo na sa mga area na mainit, malamig, yung temperature na palagi nag-iiba, you know. So kailangan talaga, kung bibili kayo, maganda suot nyo na dahil wala naman pwede na kumari bibili ka, hindi pag-display mo lang. Yes. Yeah, maganda na, sinusunod natin yan. So yun, mga kapatid, maraming salamat ulit, P4. Yeah, Richard, mga kapatid ng Tos Custom Print. Siyempre, dito si Isaiah ng Vintage Vlogs. Nagpapaalam na po kami, mga kapatid, at sa susunod na kabanata ulit. Sana nag-enjoy kayo ngayong episode na to, mga kapatid. Paolo Cordova ng Team LA to Manila Bay. Babush, peace out.